ano, set na, baka malapit na. Bakit ko nasabing malapit na? Kasi hindi na ako lalayo eh. Hindi na ako lalayo, pero may isang pangako lang akong dapat kung siguro ito pa din. Yung pangako ko sa magulang ni Francine. Na? Alam na, wait, alam naman po natin na hindi biro ang samahan namin. Hindi biro na bawihin ang tiwala ng magulang ni Francine. Hindi po biro ang pinagdaanan ko na makaabot ulit dito sa nanaawa at yung bangay ni Francine. Hindi po biro. At yun ang gusto ko na ayoko pong gusto ko na maramdaman nila hindi dito na safe na ito sa akin. Safe si Francine sa akin. Yun ang gusto kong maramdaman. At kaya ako nasabing malapit na yun na lang yung parang kailangan kong tawin para masabi ko na nandito na siya. So, anong kailangan ko? Lakas ng loob, paninindigan, ano pa ba? Tapang, and respeto at pagmamahal. At yung mga bagay na yun, hindi mo yung makukuha ng isang araw, isang buwan. Kasi malaking pogey points kapag nakampi ng magulang eh. Malaking pogey points kapag mahal ako ng magulang. So yun ang plano ko talaga. Yun po. Wow! Okay. O, reaction mo muna doon, Francine, bago doon sa tanong ko sa'yo. Mag-akabaw ka sa sinabi ni Seth. Naiyak na siya. Ikaw mahalap yung damang friends. Kasi, totoo po, kung nasan kami ngayon, hindi po naman yun minadali talaga. Kung pwede lang talaga, kung kaya lang namin ma-explain yung mga napagdaanan po namin para makapag-audience kami dito. Ako po, grateful po ako na meron akong set sa buhay ko. Hindi po kasi biro yung bigyan ka ng Diyos na someone na yung matatawa kong best friend. Tapos na ayaw ko na. Naiyak siya. Guys, hindi talaga biro. Alam naman po natin yun. Lalo na ng mga nakaraan, hindi biro. Hindi po biro na babihin ng tiwala ng magulang ni Francine at ni Francine. Hindi po biro yun. Sobra ko po ng kinalingan. And alam ko kulang pa. Alam ko meron pa akong kayang magawa. Alam ko na meron pa akong kayang ibigay. And yun yung gusto ko. Para pagdating ng panahon, ano man ang mangyari, mahal nila ako. Kahit ano man mangyari, mahal nila ako. Yun ang plano ko. Kaya pag tinatanong kami, kayo na eh. Hindi naman kayo na. Kayo. Hindi po biro, guys. Hindi po biro na kami agad. Hindi. So, pwede mo sabihin siya na tinatrabaho mo pa para maging kayo? Opo. Uh-huh. Matagal po ito, matagal. Hindi siya isang buwan, hindi siya ganyan. At di ako nagmamadali. Hindi kami nagmamadali. Okay kami ng magulang ni Francine nila dito tita. Okay din si mama kay Francine. No, okay kami doon. Diba? Nakakadalaw po ako sa bahay nila. Pinapayagan ako nila dito tita na ihate, sunduin siya sa school. So, okay. Basta pwede ba ako doon yung masagot para sa'yo? Aamin ba sila? Set ng oras, dito si Chino. Aamin ba sila kung naging siya? Wala pa, wala sa isip namin na mataliin ang mga bagay-bagay, pressurein ang mga sarili natin, na magmahal, na aamin ba sila kung naging sila? Na mag-ganyan. Pero, hindi ibig sabihin na ganyan lang kami,
Eh, sisiraan ko yung tiwala ni Francine. No? Binubuo ko nga ang tiwala ni Francine. Kaya kahit ganito kami, bimake sure ko na yung trust namin sa isa't isa, malakas yan na kahit sino hindi yan kaya sirain. Yun ang gusto ko. At pagdating ng mga atong taon, yung trust namin, parang sila na eh. Yung maraming tao na nakaalala sa amin. Yun okay. Po. Hindi, pero ito last na for friendship talaga kasi bansin ito sa sagot mo kanina. Sabi mo, mayroon kang tao na gusto mo, di ba? Yung sasagot mo kanina doon sa future, ganyan-ganyan. So, diretsuhan din. Si Seth din ba yun? Yung tao na gusto mo? Yes. Ay! Pwede na ulit mag-holding hands, ha? Kasi inuro ko lang naman sa mga sagot niyo, ha? In fairness, yung tanong ko, galing din sa inyo yun. Thank you for the answer. Nakakakinig na, parang yung tanong mo, Mark. Thank you, Alan. Down to our last question, si Bix. Hi, Francine and Sam. Congratulations sa bagong pelikula. So, ibig sabihin ba, pagkatapos ng Metro Manila Film Festival, ready ka na, Sam, na mamaligaw kayo, Francine? Maliligaw na ako. Wala po akong kompreto na maliligaw na ako next year eh. Parang hindi po ligaw. Wala pa po sa isip ko naman ligaw. Pero siguro paraan ko ito pre-ligaw. Parang ganun siya. Parang mas ligaw sa magulang kaysa ligaw kay Francine. At pag tumating yung ligaw, talagang manliligaw ako. Mapapadali na lang yung trabaho ko, di ba? Baka mamaya, pwede ba manligaw? Ang sagot, oo na agad, di ba? Alam mo yun na, yung nag-i-invest muna ako, kumbaga lang, para ng, yung matinding support sa likod ko is yung magulang ni Francine, di ba? Mismo ang sabihan sa pakinggan bilang lalaki na ang magulang ng babae, sasabihin na, asan si Seth? Atan siya na ako. Hindi mo kasama si Seth. Oh, pumunta kayo dito ni Seth, di ba? Na hinahanap yung presensya mo. Napakasarap nun sa pakiramdam bilang isang lalaki na ang magulang ng babae hinahanap yung presensya mo. So kung yung ligaw-ligaw na yun, hindi pa talaga ligaw-ligaw, tapos pagkas ng ligaw, eh commitment na tayo na. Hindi po ganun. Wala pa ako sa ganung estado. Parang, hindi pa buo. Hindi pa buo. Para sa tingin ko, may kulang pa sa akin bago ako humarap kay Francina at sabihin na ganun. Gusto ko buong buo ako. Gusto ko walang kulang sa akin. Gusto ko ganyan. Kung hindi ko sinasabi magiging perfect ako. Pero, gusto mo na pag umarap ako kay Francine at sabihin na magligaw, there's no turning back. Gusto ko pag sinabi ko yun, period, no erase. Yeah. Parang ganun po. Pero Francine, para sa'yo, kailan yung tamang panahon para ligawan ka ni Seth? Yun. Okay, una sa lahat, bakit naniligaw? Diba, to win a girl's heart, sabi nga nila. Para sa akin, wala namang timeline yun eh. Gaya ng pag nagkakagusto tayo sa isang tao, diba? Hindi naman natin pinaplano na ay magiging crush ko siya. Hindi naman natin pinaplano sino magiging endgame natin eh. Once na ma-feel mo na I think it's the right time, then go for it. Lalo sa panahon ngayon, ako, naiisip ko na parang ang bilis ng takbo ng oras. Parang kahapon ang lalo kami sa full pa rin ngayon, mura sa media ko lang kami at sumasagot ng mga tanong po ninyo. Kaya para sa akin, parang sa loob ng kahit nga isang minuto, lang ang daming pwedeng mangyari agad. Kaya kung tingin mo na, at kasi pag na-feel mo, eto na yung tamang oras at wala namang masama sa gagawin ko, then why not? Go for it. There's no timeline naman na
pagdating sa love. Pag naramdaman niyo, ayun na yun. There's no turning back. Wait, may pinapatanong lang sa atin, Melvin. Ano? Baka magagawin siya. Ano? Last na lang. Kung sakasakaling dumating sa point na nagkaroon na ng relasyon, aamin niyo ba siya sa publiko? Hindi niyo ba natago yun? Dessert po ni Francine pag malaki siya sa lives. Oo, oh, yun ako. Okay. Francine, ano masabi mo doon? Ano po yung... Aaminin niyo ba sa publiko kung magiging kayo? Sabi ni Seth, deserve it. Papa Bimbol. Oo naman po. Kung mangyari man po, oo naman po. Pero hindi po ibig sabihin na pagin aaminin or inamin in the future, if ever, eh hahayaan na rin po na maging curious ang mga tao sa kung anong meron kami in the future. Kasi sa akin po, kapag na sinabing love niyo ang isa't isa, dapat protected niyo yung meron kayo eh. Kung ako po, kung magiging girlfriend ako in the future, ayoko po may makinginan. Gusto ko pong pangalagaan. Kaya, yun. Maraming salamat!